Okay, isang magandang-magandang araw naman sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan. Hanggang ngayon ay naghihintay ng Social Amelioration Program o yung ayuda sa second tranche. So napaka-ingay ngayon ng ating social media patungkol dyan sapagkat napakarami po mga kababayan natin ang hindi nabibigyan. So, keep in touch lamang po at stay posted at keep your faith lamang sapagkat nagkakabigayan na po ng second tranche. So ngayon, ang ating pong gusto kong ituro sa inyo at i-share sa inyo is paano nga ba mag-check na mga qualified sa second tranche. So ang gagawin po natin dito is mag-check po tayo ngayon ng mga pangalan ng qualified para sa second tranche. At mamaya mayroon po akong servisyong ibibigay sa inyo na libre para sa mga hindi makakapag-check ng kanilang mga pangalan dahil nga sa wala pang maglinaw na internet, wala pang magandang internet, walang access, at yung mga gadgets ay hindi pwede sa internet. Okay, so, sige po at puntahan na po natin. So, para po ma-check ang mga pangalan ng mga nasa listahan ng second tranche, yung mga mabibigyan, ang ating pong gagawin ay pupunta muna tayo sa website ng dswd.gov.ph. Yan po yung website ng DSWD. Pwede rin po tayo dumirekta sa isang direct na URL, pero ang gagawin po natin is proseso. Pumunta po kayo sa dswd.gov.ph. Ayan. So ngayon, make sure na ito yung magiging kalalabasan ng inyong pong website. So, pwede kayo magbasa-basa dito ng mga bagay-bagay na gusto kong malaman. Pero of course, ang alam ko, ang concern ng karamihan ngayon, gaya natin, is ang listahan ng SAP for second tranche. So, kung mapapansin nyo dito sa may bandang kanan, so, kung nasusunod nyo po yung aking browser, ito po. Punta po tayo sa may bandang kanan, ito po, may nakalagay list of SAP. Okay? Second tranche beneficiaries. Okay, ang gagawin nyo lamang po is i-click lamang ang menu na yan, list of SAP second tranche beneficiaries, and tapos po hintayin nyo lang pong konti. Ayan, naglo-load na po yung ating website. Ayan, so lalabas po yung ganito, no? Lalabas po yung ganito na landing page nila. So ito po yung sinasabi ko na pwede mong puntahan direkta kung hindi mo na kailangan pumunta doon sa DSWD website. Pwede ka pong pumunta sa sap.dswd.gov.ph. Again po, pwede kang dumirekta pumunta sa sap.dswd.gov.ph. So ngayon, ito yung interface kung saan tayo magsi-search ng mga beneficiary. Okay? So, paalala lamang po, para po sa medyo mahihina ang internet, baari po magkaroon ng mga error sa pagsi-search po natin o magkaroon po tayo ng napakatagal na loading. Okay? So, I advise po na pumunta po muna kayo sa isang maganda, stable na internet para po mas maganda at smooth yung ating pong gagawin na searching. Okay, kung mapapansin po natin dito, meron po dito nakalagay na dashboard. So, dito po sa dashboard, pwede na, bago po tayo magpatuloy sa ating gagawin. Click nyo yung dashboard na yan, lalabas po yung listahan as of now, September 9, 2020. Meron po dito nakalagay na report na dito sa mga waitlisted beneficiaries. Okay? So, itong mga waitlisted beneficiary, ito po yung check lang natin na itong waitlisted beneficiaries, ito po yung 5 million na yan. Itong waitlisted, ito po yung nasa 5 million pa na bibigyan. Okay, hindi ito kasama sa regular listahan. Ito yung mga qualified pero wala sa listahan. Ito yung nasa mga, I think 5 million if I'm not mistaken. So ito po yung sila. Tingnan natin ulit sa dashboard. Kinuha natin yung dashboard kanina. Ito yun. Ito nga, ito sa circle na to, ito yung target families. Ito yung unang nasa listahan na 18 million. At ito naman yung medyo may pagka-light sa yan. Ito po yung 5 million families na kasama sa waitlisted. So kung mapapansin nyo po sa graph, ito from NCR, papunta dito sa Caraga. Okay? As of August 17, ito po yung mga qualified pero wala doon sa regular na listahan nung naunang listahan natin sa SAP. Okay? So ito po, pagdating po sa NCR, ang sabi dito sa nabigyan na nila, nabayaran nila,
is 100% na pagdating sa NCR. So kung taga-NCR ka at tingin mo waitlisted ka at hindi ka pa nabigyan, sabi po ng NCR is nabigyan ka na. Okay? Paid, to have paid ang sabi dito, 100% na pagdating sa NCR. Ito po yung graph na sinasabi natin. At ang pinakamababa po yung distribution ay sa Region 1. O sa Region 1, ang sabi sa Region 1 ay 50% pa lamang ang nabibigyan. Okay? So salute po doon sa mga areas gaya ng NCR, gaya ng Region 6, at ang Region 7 is 100% na yung mga nabibigyan. No? Napakagaling ng mga lugar na to. So again, hindi natin alam kung anong mga reason behind kung hindi pa nabubuo yung pagbigay sa mga waitlisted na to. Kasi sa ibang area, gaya ng Region 4A, ayon sa report ng August 17 is 66% pa lamang. So ikaw is nasa waitlisted at maaaring hindi ka pa nabibigyan, maaaring kasama ka pa doon sa posibleng mabigyan pa, sapagkat ang report is as of August 17 is 66% pa lamang. Okay? So pasensya na sa aso ng aming kapitbahay na sobrang ingay araw gabi, maingay po yan. Okay, pero hindi yan makakadlang para magtulungan po tayo. Okay, so again, ito para sa mga waitlisted naghihintay ng amelioration program, social amelioration program. So kung hindi ka po kasama sa mga 100% at hindi ka pa nabibigyan, ay maaaring mabigyan ka pa eh, sapagat hindi pa kompleto. Kung ikaw naman halimbawa is expected na mabigyan, subalit nasa area ka na 100% na, di ba, gaya ng NCR, Region 6 at Region, it's not Region 7, it's Region 12. Yung 100% na kanina, I stand corrected. So yun, kung kasama ka sa mga lugar na to, expected mo na dapat na mabigyan, kasama ka sa mga waitlisted sa bakit hindi pa nabibigyan, ang gawin mo is pumunta ka sa pinakamalapit na, o di kaya sa iyong barangay muna, at pagpasama ka or mag-check ka kung bakit hindi ka napasama, sabi naman dito sa report is 100% na nabigyan. Okay? So patlas-tas muna bago tayo pumunta sa ating main topic. So yun, ang gagawin po natin ngayon is babalik po tayo doon sa home. So pumunta na po tayo doon sa ating pag. So sir, click nyo lamang po itong home. Hintayin lang po natin, kaya sinasabi ko, para sa medyo may mahinang internet, maglo-loading po yan ng konti. Okay? Sige po, at tayo po ituloy-tuloy. Ayan. So yan, sumabay pa yung aso. Okay, so andito na po tayo ngayon sa ating pinaka-landing page. Ito na po yung pinaka-main natin pag-uusapan about doon sa pagtingin ng pangalan ng mga beneficiary na kwalipikado sa second tranche. Social Amelioration Program or SAP second tranche. So, ang gagawin lang po natin is pumunta na po tayo sa sapdswd.gov.ph at ang gagawin po natin is pupunta lamang po tayo dito sa taas. May drop-down arrow dito. Sisilk lang po natin yung province. Para naman po sa mga taga-Maynila, kung hindi po kayo sigurado kung anong second, kung anong district kayo, ito po yung mga coverage ng mga distrito ng Maynila. Meron po tayong tinatawag na Capital District or First District. Meron Eastern Manila District at Second District. Meron po tayong Third District. Meron po tayong Fourth District. At ito po yung mga kasama sa First District, yung Manila mismo. At sa Second District naman po, magkakasama yung Mandaluyong, Marikina, Pasig, Quezon City, San Juan. At sa Third naman po, Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, and so on and so forth. So pag-search po kasi natin dito, kapag nakita natin dito, hanapin natin halimbawa yung Caloocan. Halimbawa yung Caloocan, nasa 3rd district siya. So ang gagawin po natin dito is click mo lamang po itong select province. Ito po, 3rd district. Hihintayin mo lamang po itong select city or municipality kasi kusa siyang mag-a-appear. Ayan, may lumabas na. Okay, yan, Caloocan. Okay, so ayan, Caloocan, Navotas, Valenzuela, tama ba yung nakalagay dito? Ayan, tama. Caloocan, Valenzuela, Navotas, wala yung Malabon yata, hindi pa yata, ayun, Malabon, wala pa. Okay, so sapagkat hindi, halimbawa, sa 3rd district kasi, kung ikaw taga Manila, wala dito yung Metro Manila. Okay, so ngayon, pero hindi natin i-search yung NCR. Kasi napakarami po yung mga beneficiary ang dadyaan, maglo-load po ng matagal yung ating website. So pipili tayo ng medyo area na kung saan expected natin na medyo konti yung tao ng mga beneficiary. Ayan. Ayan, punta tayo sa pinakamalayo. Ito. Zambales. Puntahan natin yung Zambales para dito sa province. Pinili ko yung Zambales. Sa city or municipality naman. Ayan. Hintayin nyo muna na mag-load ito. Okay? Kasi ilalabas yung listahan. Pag i-click mo yung arrow na ito, ilalabas yung listahan ng probinsya
ng mga city or municipality ng province. Diba, sa Zambales, okay, ang pipiliin ko kunwari is ito, punta ko ng Santa Cruz. Okay, so ang hahanapan ko ng mga tao, gusto kong hanapin yung listahan ng mga tao. Again, ito'y offer naman sa public, ito'y bukas naman sa publiko, kaya wala tayong malalabag dito na mga data. Zambales ang pinili ko, Santa Cruz, Zambales ang pinili ko. Kunwari, taga dito ako, o di kaya taga dito yung gusto kong hanaping tao na may utang sa akin. Pero huwag mo munang singilin sana sa sandaling ito. Click mo lamang po itong search kung okay ka na. Pag-click mo yung search, bago po natin i-click ha, tingnan mo muna itong interface na to. Ito, mayroong search, mayroong previous, tsaka next. Maya-maya kasi mawawala yan saglit. Maaaring mag-loading yung iyong pong website. Natural lang po yun kasi wala na pong option ng barangay. So, ilalabas niya lahat ng listahan sa Santa Cruz, Zambales. Kaya na-update doon sa website. Okay, so, pag-search niyo po, mawawala po ito saglit. Itong search, saka previous, saka next. Hihintayin niyo po yung lumabas. Kasi pag-click kayo ng click, maaaring mag-hang, maaaring mag-close yung browser ninyo. So, click nyo lang po itong search. Ayan o, nagsisearch na siya o. Nag-loading siya ngayon. Hintayin lang po natin. Lalabas yung pangalan. Ito sinasabi ko na wala pa sumandali. Ayan, lumabas na. Pag lumabas yan, pag lumabas itong search na ito, ibig sabihin, tapos na siyang mag-search. Okay? Ngayon, yung entries dito is by 10 lang. By 10. So, ibig sabihin ito, meron 370 pages. So, maximum ito is nasa 3,700 yung tao. Okay? Nasa 3,700 yung tao na bibigyan ng ayuda sa Santa Cruz, Zambales. Okay? So, ngayon, napaka trabaho kung iisa-isahin mo pag-click next by next by next by next by next page para maghanap lamang ng tao. Ito yung maganda sa ginawa ng gobyerno ngayon, ginawa ng website na to, is pwede ka mag-search diretso. Halimbawa, meron kang inahanap na apelyido. Pwede mo lang siyang i-click dito sa search. Halimbawa, ano ba yung mga apelyido na popular? Cruz, hanap tayo ng Cruz. Cruz. Enter mo. Naku po, walang Cruz na lumalabas. Walang Cruz, Montano. Montano. Sample lang yan. Ayan, yan. Oh. Montano. Kung meron kang hinahanap na ang apelyido ay Montano, lalabas po yan sa listahan. Naghahanap ka ng Montano na apelyido sa Santa Cruz, Zambales, kung nabigyan ba siya hindi, o kasama ba siya sa mabibigyan hindi, lalabas po yan. Ito po, location, Zambales, Santa Cruz, ito si Montano, and so on and so forth. Lahat mga Montano. Okay? So, hanap pa tayo ng iba. Kunwari is Lozano. Lozano. Ayan, so automatic po, lumalabas siya. Hindi mo na kailangan i-press yung enter. Ayan. So, mapapansin nyo dito, pati sa middle name na Lozano is may lumalabas po. So, lahat ng words, first name man yan, last name man yan, o middle name man yan, lalabas po yan sa search po ninyo. Okay? So, ganun po paano mag-search ng pangalan ng mga beneficiary sa SAP second tranche. Okay? So, hanap tayo ng iba. Punta naman tayo sa bandang... Marami pang mga ano dito yung wala. Negros. Punta na lang tayo kunwari ng Guimaras. Ayan, yan, yan. May Guimaras. Hintayin nyo lang ulit na mabago ito saglit. Punta tayo ng Guimaras. Ayan. Sa Guimaras, nagbago na po. Hanap tayo. Ito, Sibunag lang yung mayroong data dito. Sibunag. Pagka-click mo yan, click mo lamang yung search. Ito yung lens na icon. Medyo matagal-tagal talaga ito sapagkat detalye yung ating gagawin. Kaya take your time with me sapagkat ito'y detalye pong ating gagawin. Ayan. So, lumabas na po. Hanap tayo ng apelyido. Hanapin natin si Romano. 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 Walang Romano. Hanap tayo ng Lozano ulit. Del Pilar. Del Pilar. Naku, wala. Lozano. Wala din Lozano. Sino pa ba? Of course, dapat kilala nyo. Ito yung bibigil ako ng sample. Lubrigo. Naku,
wala din. Santos. Ayan. May mga lumabas na may Santos doon sa kanila pangalan. Okay? So lalabas dito sa ating pinili is ano ba yung financial providers? Ano ba yung payment na gagawin o ginawa sa kanila? Okay? So ito, si Dolo Santos Danilo, StarPay yung sa kanya. Alright? Okay, so ganun. Ganun po yung mangyayaring ito. So ang target sana, no, ang target po ng DSWD na mamigay is noong pa pong ito po, ang sabi po ng August 15 dapat yung target na magbigay. Oh, ano? Ito, medyo binidahan nga tayo dito. Ang sabi ng electronic release of subsequent is to take noong June 9, nagbalita sila na 2 days lamang daw yung magiging bigayan ng second sub. Pero nakita naman natin ngayon is hindi naganap, hindi nagkatotoo. Okay? So ang target po sana nilang bigyan, ang target sana nilang mamigay is August 15 dapat tapos na. Ito. Okay? Subalit dahil nasa medyo hindi organisadong pamamaraan, I believe na yun ang dahilan, hindi nagmaterialize yung sinasabing August 15. Okay? So yun. So huwag kayong mag-alala sapagkat target naman talaga bigyan ang lahat ng dapat makatanggap ng second tranche. Okay, so balik tayo. Balik tayo dito sa SAP. Hanap naman tayo ng ibang area. Puntahan natin kunwari yung Bohol. Tapos Bohol province ng ayan, Ubay Bohol. Click mo lang yung search. Ayan, lalabas po sila. Medyo mabilis naman yung loading ng ating pong website ngayon. Gumamit din po ako sa nung medyo okay na internet. Okay, ayan po. Ang second tranche ng COVID-19 aid in Metro Manila to be completed in August 15. Pero I think sa Metro Manila area, hindi pa ito kompleto. Tama, no? Hindi pa ito kompleto sapagkat dito, pinag-uusapan pa rin eh. Ito, ito sariwang-sariwang news ito eh. September 17 to na na-published. Ang sabi dito, beneficiaries of first SAP cash aid still qualified for second tranche. Ibig sabihin, hindi pa sila tapos yung QC, yung Quezon City, sapagkat pinag-uusapan pa rin lang ngayon. Okay, so binasa ko tong article na to. So hindi pa talaga tapos. The local government said that DSW already gave the list of beneficiary. So ito, nagbigay pa lamang sila ng listahan. So mga taga QC, kung hindi pa kayo tapos, hintay-hintay lamang po kayo. Sapagkat I think pinag-uusapan pa lang sa sandaling ito. Kung hindi pa man nabibigyan yung lahat yung inyong mga beneficiaryo, mga benepisyo. Okay? So ayon. At ito pa yung maganda. Okay, ito yung maganda. Isang magandang balita to. Ito pag-uusapan natin to in the future, no? Yung pag-implement ng SAP 3. Okay, so medyo kunot yung mga kilay ng ating mga kababayan nito sapagkat ang SAP 3 is nagiging usapin na, hindi pa nga natatapos yung SAP 2. Okay, so itong SAP 3 naman is nakapalubi ito dun sa Bayanihan Law, Bayanihan 2. Okay, so pag-usapan natin ito in the near future. Pero sa ngayon, ito muna yung ating tatapusin. Okay? So ayun, ang sinasabi ko nga kanina, kung ikaw ay nasa isang lugar, no? Kung nasa isang lugar ka na medyo walang internet, napanood mo itong video ko for some reason, hindi ka makapag-search sa website, ito lang ang gagawin mo, no? Mag-comment ka lamang, okay? Ito muna ang gawin mo, ako yung nakikisuyo sa inyo din, is mag-subscribe kayo sa ating pong channel na to, Kuya Bertol, subscribe po kayo. Tapos po, ang gagawin po ninyo, mag-comment kayo dito na ako. Yun lang ko comment nyo, comment nyo lang ako. Tapos, mayroon akong nilagay na link dun sa description, pag binasa nyo yun, papunta yun dun sa aking pong Facebook page. Mapapunta po kayo sa Facebook page ko, yung Kuya Beto kong Facebook page. Doon po kayo magme-message. Pakilike na rin muna at saka pakifollow yung page na yun. Magme-message kayo doon at sasabihin nyo po doon yung kompletong pangalan ang gusto nyo ipacheck. Okay? Yung kanyang probinsya at yung kanyang city o municipality. Yung kumpletong pangalan kasama yung middle name at extension. First name, last name, middle name, saka extension. Tapos, yung
kanyang probinsya at yung kanyang city or municipality. Okay? Para mas mabilis tayong makahanap niyan. Sasagutin ko as much as possible, as many as possible yung mga mag-message sa akin. Okay, so ulitin ko po, mag-subscribe kayo dito sa akin channel na to, mag-comment kayo ng ako. Tapos, i-click nyo yung link na nakalagay sa taas para mapunta kayo doon sa aking Facebook page. Sa Facebook page ko na yon ay request na sana makapag-like kayo doon, makapag-follow. At i-message nyo sa akin, private message po to ha, i-message nyo sa akin yung gusto nyong i-check o gusto nyong ipa-check. Ang last name, first name, middle name, dapat kumpleto. Kung may extension kaya ng junior, hindi kaya senior, isilagay nyo rin. Kasabay nun yung probinsya at yung city or municipality kung saan nandoon yung inyong ini-expect na binipisyayo. Kung kamag-anak nyo yan, ngayon kung mag-i-spell lang kayo, wag na sana, huwag nating sayangin yung oras natin. So ito ay para sa inquiry lamang kung halimbawa kayo para sa inyo, hindi kayo makapag-internet, yung tatay ninyo, yung mga kamag-anak ninyo, o yung mga talagang gusto nyong malaman sapagkat merong direct na relation sa inyo. Okay, so medyo naging mahaba yung ating pong naging talakay ngayon sapagkat ito'y mahalaga, sapagkat ito'y napaka-crucial sa sandaling ito ng ating buhay. Ngayong pandemiko ng ating bansa is napakalaking bagay ang ayudang ito na binibigay ng gobyerno. Okay, so yun muna sa ngayon. So, okay, yun muna sa ngayon. Ito po yung Kuya Beto nagsasabi na keep safe always and God loves you. Kung hindi naman kailang lumabas, huwag lumabas. Always mag-iingat and don't forget na magmahal pala palagi. Thank you so much and... Nasasabi ulit ako ng bye-bye.